chin and down to the dogged pillars in the industry. My love and prayers to Auntie Grace and the whole family. Si Senate President Vicente Tito Soto ay ipinabagitin ang kanilang pakikiramay ng kanyang may bahay na si Helen Gamboa kasama ng buong membro ng kanilang pamilya sa mga paanak ni Miss Susan Roses. Ayon kay Tito Soto ay malapit ang business niya si Helen kay Susan at labis naman itong nalungkot ng malaman na nasa isang hospital intensive care unit si Miss Susan. We are very sad that only our family but the movie industry. Maging si Senator-elect Raffy Pulpo ay sinabi siya at ang kanyang buong pamilya ay taos-pusong nakikiramay sa pagpapanan ng adoptive mother ni Senator Grace na siya buong nagpapamahal ng lahat. Iilan lamang naman ko sa mga celebrities ang kinahal ng gaya ng pagmamahal ng marami kay Miss Susan. Ipinigay ni Senator-elect Pulpo na ideklarang pagbansang araw ng paglulusa ang araw ng bibig ng veteranong aktres. Tagtag pa ni Pulpo, makahain ang kanyang asawa na si ACDCIS Party's Representative Jocelyn Pulpo ng House Resolution para sa pagkilala sa legacy ni Miss Susan at ire-recommenda ang nominasyon nito para sa Posthumous National Artist Honors. Hindi maikakaila ang mabutihang loob ni Miss Susan Roses na siyang mararamdaman na nagpumapaw na pagkilala na bumubuhos ngayon mula sa mga taong nagsulupsa sa kanyang pagkawala. Ang mga kilalang artista sa Philippine showbiz at kanyang mga nakasama sa pelikula at television ay inilaan rin sa social media ang pagbibigay bugay sa legacy at kabutihang loob ni Miss Susan. Si Kim Chu ay nagbigay ng parangal rin kay Miss Susan at sinabi, isa sa pinakamabuting artista na nakatrabaho ko. Kami po ay nakikiramay sa lahat ng naulita ni Miss Susan Roses.